Guys, hindi talaga matapos-tapos yung issue dito sa modified Mappler. Marami kasi mga enforcer at police ang nagkakamali po dito. Makakita lang po kasi sila na iba yung tambucho mo kumpara doon sa stock ay huhulihin ka na nila ng modified Mappler. Kahit na wala ka namang binago doon sa structure ng aftermarket pipe na binili mo. Isa pa, maraming mga ordinance ang LGU na salungat talaga sa national law. Kaya nalilito rin yung mga motorcycle riders kung sino ba talaga yung susundin yung pipiliin. Pasado ka nga sa LTO pero pagdating naman sa LGU eh bagsak ka. Paano yun? Kaya nagkakaproblema tayo ng malaki. Kaya nakakatuwa mga pare ko dahil yung mga ganitong pangyayari ay ina-action po ni Congressman Busita. Nasaan ang ticket? Nandiyan sir. Sa loob. So nung nag-renew ka sa LTO, yan ang Mappler mo? Yes sir. Last year yan. Para siguro yan sir. 4 years na yung Mappler. Si Hepe nandiyan? Sir, magandang umaga po. Good morning. Kumusta? SOCC. Ano rango mo ngayon? Terms po, sir. Ilang taong pa sa service? 10 years po, sir. Ay, ayos. Wala pang kaso? Wala pa po. Tapos na po sa tapos. Ba't nagtatawa ka? Ha? Tumaganak mo si Bimbol Rocco? Di, sir. Sigurado ka? Di, sir. Oh. Kalbo lang sir. Saan office ni Hepe? Hindi ka naman Cavite, sir. Ay, thank you. Iyas. Auntie ni Jong. Ay. Kalimutan mo ako, sir. Yeah, pala familiar ka sa akin. Yes, sir. Parati ako sa iyo dati. Ito, sa inyong apat, ito ang hindi ko kilala. Ano nga pangalan mo? Sir. Familiar ka sa akin. Sir, yes, sir. Nag-meeting lang kami, sir, sa akin. Nakita na tayo dito, sir. Parang magkakamukha kayo. Dito kami dito sa Las Piñas, sir. Muna, pwede na kayo si, alam, si Captain Gonzales, sir, sa iyo. Hindi ko ito kilala eh. Pakilala mo nga. Captain Gonzales, sir, ating chief ng... Ano, sir? Sir, na-meet ko na si sir. Siya ang chief ng traffic. Yes, sir, ng local. Ito. Retired police. Iyas. Full force. Alam mo ba kung bakit full force? Tumawag ako sa superior nito sa Iyas NCR. Sabi ko, classmate, kailangan ko ng opisyal. Mayroon akong aaksyonan sa Iyas, no? Ah, sa Las Piñas. Akalain mo ang sagot sa akin. Titingnan niya raw kung pwede. Ah, huwag niyong gagayahin yun. Hindi public service yun. Kaya sa central ako tumawag. Oo, hindi pwede yung public service ang pag-uusapan. Titingnan kung pwede. Ito naman, alam nyo, hindi ito personal interest. Sa hindi nakakaalam, major pa lang ako sa Highway Patrol Group. Ginagawa ko na ang pagmali ang huli, tinutulungan ko. Hanggang sa nag-retire ako, natulong, nakasuhan pa. Bakit daw ako nangikialam, eh retired na. O, bumalik na lang ako sa public service, sa kongreso. So, doon sa hindi masyadong alam yung ating advokasya, ito ay hindi trabaho ng congressman, no? Advokasya lamang. So, pag tinignan natin, wala namang nagbabawal sa batas na tumulong sa kapwa. Hepe, kaya tumawag ako sa iyo kahapon. Pag may mali, may problema, kailangan nandiyan na yung IAS. Ang mandato naman ng IAS, mag-imbestiga para ma-observe yung due process. Itong kapatid nating taga Mindanao, Alonto Jalani. Kapatid na Muslim ka. Saan ka sa Mindanao? Sa Marawi siya. Nahuli siya dito sa area nyo. Ang nakalagay dito, aftermarket, open Mappler. Si Major Tilaon pala nag-ticket dito. Hindi ba parang degrading sa isang major nag-ticket sa rider? Sa palagay mo ba tama yun? Nagkatawa lang siya kasama siya nung operation. Sige. Nagkatawa lang siya. May siya, mga tao. Ikaw ang deputize eh. Anong gusto mong tukuyin dito? Yung aftermarket sir, pinapalitan nila po yung stock. Pag sinabi mong aftermarket, yung original, hindi yung original. Sir, po sir, tinatanggal nila yung original. Aware ba kayo na meron tinatawag na Private Motor Vehicle Inspection Center? Yes, sir. Accredited ng LTO. Alam mo? Opo, sir. Alam mo? Sir. Okay. So, in-advise ng office, ng staff ko, pumunta siya sa PMBIC. At lumabas, pasado siya. Ilang decibel, sir? 86, sir. 86.3. Ngayon, explain ko sa'yo kung sa tingin mo mali ako, ipagtanggol mo yung staff mo. Pag sinabing modified, hindi kailang peram ng ballpen mo, hepe. Tingnan nyo kung tama ito, ha. And yung matitinong
district officers ng LTO, kausap ko na dito eh. At tayo, matagal na sa advocacy. Makinig kayo at sabihin nyo kung mali ako, yes. Ito yung motorsiklo ko. For whatever reason, kailangan kong palitan yung muffler. Bumili ako ng bagong muffler sa market. Ikinabit ko. Walang modification doon. Ngayon, pag nagdududa ka, parang maingay, hindi pwedeng duda. Dapat may decibel meter ka. Kumontra kayo kung mali ako. Magiging modified muffler ito, Hepe, kung nung mabili ko, parang gusto ko mas maikli. Punta ako sa shop. Brother, putulan mo nga, parang gusto ko mas maikli eh. Brother, medyo paliitin mo nga o palakihin mo nga yung kanyang butas. Yun yung modified. Pero brothers, Hepe, pag hindi mo ginalaw yung muffler, hindi yan modified. O sige, pagpalagay natin, magkakaiba tayo ng opinion. Hepe, pwede natin sabihin hindi kayo sang-ayon sa akin. Hindi lang nyo masabi dahil siyempre, senior ako sa inyo. Tapos congressman ako, edi ayon yung kumontra, tama ba? Now, ay kung sasabihin naman natin, tama si Major Tilaon, mali ang PMBIC. Ah, magpetisyon tayo. Iabulis na yung PMBIC ng LTO. May problema. So, anong gusto ko i-point out dito, Hepe? Pagdating sa ganitong issue, higit na may kapangyarihan ang PMBIC na accredited ng LTO. Kung ikukumpara natin sa drug-related issue, hindi pwedeng nagduda ka, eh panalo ka. Mas may kapangyarihan ang laboratory, ang chemist. Si Hepe galing sa PNP South. Sigurado ako marami ng kasama yan na namatay. So ang punto dito, marami tayong kapatid na pulis na sa nasakripisyong buhay dahil sa serbisyo. Pero dahil sa mali ng ating kasama, nasisira ang buong organization. Kaya gusto natin itong i-correct. So balikan ko, Iyas. Ang argumento dito, tama ba o mali ang huli ni brother? Pag sinabi mong tama ang huli niya, mali ang PMBIC, di ba? Pag mali ang PMBIC, kukwestiyonin natin yung kanilang machine. Hepe, yung binabasa mong ordinansa, nakikita ko yung gusto mong punto eh. When it comes to registration, regulation, licensing, LTO ang lead agency. National level, okay? Kaya ipagpalagay, Hepe, may nakikita kang sa ordinansa in favor of your staff. Hindi valid yan. Hindi yan valid, kapatid. Kasi sinusundin natin national law. Hindi naman pwede, Heping, sir, baka pwedeng sundin natin yung ordinansa, sir, baka pwede. Ay, paano na yung magaganito? Nagaling pa ng Mindanao. Diba? Sa party kasi namin, problem din, kasi yung ordinansa medyo hindi naka-align. So, therefore, kailangan siguro, sir, ng amendment. Eh, sa police, college graduate, board passer, physically and mentally fit, may napulkom pa, may civil service eligibility pa. Bawat promotion, may required schooling and examinations. So, ibig kong sabihin, binanggit ko ito, hindi kayo makakarating sa ganyang ranggo kung BO-BO kayo. Kaya in-explain ko, gamitin yung talino. Pag may nabasa ka, parang mali ito ah. Sir, mali ito ah. Oo nga, mali yan. Tumahimik ka na lang, wag mo na lang sundin. Eh, no choice ako. In-invite ko ang IAS to conduct investigation. Dahil walang argumento dito, brother. Tama ang huli o mali? Pag sinabi mong tama, mali ang PMBIC. Hindi pwedeng tutuldo ka natin na hanggang doon lang. Once sinabi mo sa recommendation, mali ang PMBIC, question yan natin ang LTO. Yes. Isang ano, sir. Kasi sinasabi niya, sir, sa ordinance, pagka nagpalit ka ng stock mo, dapat dalawa yung certification na yung iyong decimate is pasok sa requirement. May dala ka ba certification kapon? Yes. Kapatid, nahuli ka? Wala, sir. Kapatid, ako magtatanggol sa kanya. Hindi tama yun eh. Available sa market, binili niya, problema niya pa, yung sinasabi mo, DTI. While the IAS is conducting investigation, coordinate ka sa DTI kung sila nagbibigay ng certification. Wala sa mandato nila yan. Hindi niya trabaho yung gusto ng ordinansa. Sir, gawin ko lang yan, sir. Suggestion ko na lang, sir, na sana sa mga doon sa hindi satisfied sa staff, baka pa nag-upgrade kayo, napasok naman sa market kasi di ba nabibenta siya kung bawal yan. Baka para hindi na kayo maabala, pag dahil gusto nyo nung pumorma, kasi may pera kayo, gusto nyo i-upgrade nyo yung Tambucho. Magdano na rin, bawal ba sir na ako, pataw lang stock ko, kuhin kong aftermarket, papatest ko na sa LTO para dadala ko na yung papit, kasi masita ako, di boss, pasok yan. Brother, may bawal po ba yun, sir? Bawal po ba? Brother, may punto ka doon. Para hindi na mabalik. Ay, walang policy na ganun eh. Kung gusto ninyo, matikas kayo,
Bumili ka ng decibel meter. Napaka tayo pang analyzer, breath analyzer, sir. May patas tayo, walang pambili. Ay, sorry tayo. Ay, may motorsiklo ko, nagparistro ko, dumaan sa PMBIC. Oh, may inspector pa ng LTO, everything na nadaanan ko. Magkano ang PMBIC? 560. O, 560. Tingnan akong dala niya ng part the beginning. Ay, wala. Kasi, hepe, nung nagparistro siya, planchado na eh. Nahuli ng bata mo, ng staff mo. Kami, in-advise namin, magpa-PMBIC ka. Sacrifice. Why? Kasi hindi pwedeng kwento lang. Kailangan may papel. Kung pupunta ako dito, abalahin ko ang IAS, abalahin ko kayo, tapos hanggang kwentuhan lang tayo. So, by the way, isasubmit natin ito sa IAS to conduct investigation. Dalawa lang ang argumento, tama o mali. Pag sinabi mong tama ang huli, questionin ninyo ng PNP yung PMBIC. Legality o pala, apprehension, sir, ang ating itin. Yes, exactly. At syempre, sa ngalan ng public service, pag may mali ang pulis, papasok si IAS, imbestigan. Pag may mali, may ire-recommenda siyang administrative sanction. Brothers, sisters, hindi ko gusto ito. Pero kailangan natin gawin to. We will observe due process. Nandyan si IAS. Ngayon, brother, ikaw ang chief ng traffic. Magkano ang multa nito? Bali, 2K, sir. 1,000. Pero sir, Benz? 2,000. May gusto kang sabihin, brother? Yun nga po, sir, na base sa discussion po, willing po akong mag-submit sa investigation nila. Yes. At kung mapatunayan po, tatanggapin ko po yan ang mulawag sa aking kalooban. Ang interest natin dito, brother, kung may mali, may tama, correct. Tama na. At makakaasa ka, kahit congressman ako, hindi ko ito ipipressure na yung gusto ko mangyari. Hindi ka naman magiging colonel at hindi ka ma-assign sa IAS kung wala kang, hindi ka qualified sa investigation. And siya yung district chief ng IAS sa Southern Police District. Kung siya ay magko-contest, hepe, magpa-file. A-attend ng hearing, hindi naman pagka-hearing, decision, babalik, di ba? Tapos babalik, 3 days. O magkano sweldo mo isang araw? 690. O 690 plus abala, sabihin mo na lang na 800 times 3, o di 24. Eh din, wala din. Magbayad na lang kami. Magbibigay na lang ako ng 3,000. Hindi, sir. Kung ano naman, sir. Ay, baka gusto mo kong hatian. Oh, yes, sir. Sir, ako na, sir. Ako na, sir. Kung na, sir, kayo, sir. Ang prime ng abono. Mag-abono naman, sir, kayo. Ikaw. Kaya kayo, sir, ikapin ko, sir. Sige, sir. Ay, kayo kalate. Dadami ang utang ko sa'yo, eh. Okay na, sir. Ganun talaga, sir. Okay na. Sa, minsan, sir, sa mga, alam natin, sir, sa dumarating yung pagkakataon. Pero naawa ka, nakita mo siguro 3,000. Siguro now, naawa si Epi sa payabangan din na rin. Hindi siya lang, sir. Basta sir, anong gano'n lang. Pero, alam mo, kasi under contest eh. Pwede niyo bayaran lang. Diba nakita mo, 3,000 lang. Pero may ATM ako. Sir, ano naman, sir, eh? Alam mo, kung ako'y ayaw ko lang mapahiya itong mga ito. Napangon ng ATM itong mga ito, eh. Si Hepe, biglang gumanon, eh. O, demo, nandun daw. Sir, hindi na uso, sir, yan. Online yan, sir, ngayon. Pero, anytime, pwede mo, parang pwede mo pasa sa'yo. Nasa mo. Pero, nasa misis ang ATM nyo, eh. Pero nasa misis mo. Masarayang pera sa akin yun, eh. Ha? Masarayang pera sa akin. Ay, itong mga to. So, going back, gentlemen and ladies, pangarap lang natin dumating yung panahon na maganda ang relasyon ng motorista at ng ating hanay. Kasi ngayon, hindi naman ako bias, pero magtanong kayo. Ang motorista, pag nakakita ng pulis, tumitibok ang puso. Yeah, oo. Di ba? Na kahit walang mali, natatakot sila. So, walang personal interest dito. Ang gusto lang natin talaga, magkaroon ng pagbabago. So, IAS, ha? Yes, sir. Ang dami mo na, ilan na yung na-endorse ko sa'yo? Marami na, sir. Marami na. Pag nag-retire ka, hindi mo malilimutan. Pero nakarating na sa iyo yung advice ng Central. Galingan yung investigation dahil ang sabi ko doon, pag supply kayo, sinong kakasuhan ko? IAS ang kakasuhan ko. Siyempre, hindi ko kayo pwedeng kasuhan sa IAS. Saan ko kayo kakasuhan?
ombudsman. Alam mo, ah. No? Memorize ko na, sir. Memorize na, eh, no? So, ihingi ako ng paumanhin sa'yo, kapatid. Kami rin po, sir. Ako rin po. Hingin na. Sana'y maunawaan mo. Po rin kami. Sana maunawaan mo. No? At ito naman ay para sa bayan, hindi para sa atin. Parang gusto kong mapayak excited dito. Excited na ako nung marinig ko excited na siya na ipapatawag kita. Hindi na ako nakatulog kagabi. Ako, guilty na ako nito. Kagabi na nakatulog din si kagabi, sir. Ito naman, tinawagan ko. Akala niya, sablay na naman siya. Ay, ang usapan namin, pag sablay ang tao niya, bayad siya. Oh, pero ano, anong usapan, hati? Yan sir. Hati? Kasi under ano naman yan eh. Contest. Kahit sir, di bayaran mo rin. Pwede. Muna, all suspended. Pwede naman yan. Ngayon, ako na sir, bakit? Di ba sabi mo, magre-regalo ka sa akin sa birthday ko? Sir, parang mali sir eh. Birthday ko nakaraan. Nakalimutan ko sir. Kailan birthday mo? May 19, hindi niyo pa sa akin ng number. Naku, ka-birthday ng mother ko nga pala ito, ano? Okay na, sir. Hindi, sorry. Okay na po, sir. Marami ka pa naman birthday, sir. Sir. No, ilista mo na lang. Pinatawag ko si, ano? Sir, sa akin naman, sir, meron lang ako, sir, bago tayo mag-ahiwalay. Sana, sir, bilang sana sa Congress naman kayo, hilingan namin sana, sir, sa aming kapuli sana. Sana magkaroon tayo malinaw na policy. So, yung mga NGO, hindi issue ng mga exacto ordinance. Ka. Hindi issue ng mga ordinance. Hindi naman naka-align sa national. So, kami sir, police, eh, kami naman nahirap na hirap din. Kasi minsan, kung di mo alam talaga, may batas kami, general, pero may mga... May banggaan. May banggaan ni Mad. Tuloy niya, sir, tama kayo. Hindi man i-benta sa market kung hindi pasado sa allowable dyan sa bed. So, ang tarong nga lang dyan, siyempre, yung mga police, layman's din yung mga sir, dadaan sa checkpoint, o palit, eh, nakalagay, modified. Modified nga, pero pasok sa GSMN, so allowed pa rin. Eh, yun nga na sana, dapat pwede natin maraming kung di atay po nila bago i-release may certification, pag nakita ng check, kami sa police, totoo lang, yung GSMN, kaya sa'yo wala narinig yan, sir, eh. So, nag-resign sa ako. Ala ko sa GSMN. Kasi akala mo, akala mo, GSMN, GSMN. Ano yun eh, Serena. Ano mo, sir, GSMN? Akala na, si GSMN yung Serena. Para ma-indocate na dapat mga police namin, awareness. Ano yan, stock yan, pinatang aftermarket. O, pag hindi mag-ilaw, yun palagay mo. Ano problema? Hepe, approval DTI yan. Hepe, 100% agree ako sa'yo. Ang problema lang, hindi ako si Superman. Pero 100% agree ako sa'yo. Meron pang ang lokal na pamahalan eh. Ipinagbabawal yung helmet eh. Ay, anti-criminal. Bangga yun sa national law. Pangalawa, pag tiningnan mo statistics, mas marami ang namamatay for not wearing helmet kaysa shooting incident. So, babalansin mo yun eh. Pero tama ka eh. Ang problema lang, hindi tayo si Superman. And even Honorable Congressman Gatchalian, Secretary ng DALG. Ang sabi niya, pag may ganitong issue, sampahan ng kaso sa korte. Ang magsasampa, yung aggrieved party. Eh, hindi naman natin sila hinahamak. Ano ang kakayahan nilang magkuha ng abogado? Absent sa trabaho. So talagang malaki ang problema talaga. Kaya lang, hindi natin pwedeng sukuan. Kaya ang challenge ko na lang sa mga kapatid nating pulis, hindi naman kayo magiging pulis kung mahina kayo. Kaya basa-basa, pagbanggain mo yung national law at local ordinance, pag nakita mong may sublife, huwag mong sundin. Otherwise, makakasuhan ka sa iyas, maabala ka. Wala eh, kailangan natin itong gawin eh. Nakikita ko kay Major Tilaon, mabait naman, pero hindi nga raw siya nakatulog nung nasabihan mo na magkikita-kita tayo. Pero hindi sa ngalan ng public service kasi, Hepe, alam mo yan eh, hindi pwedeng ang papairalin mo lagi yung emotion eh. Talagang there are times na kailangan magmatigas ka eh, kahit masakit eh. So again, kung medyo sa iba ay hindi acceptable yung gusto nating mangyari, pero sorry, kailangan nating protektahan ang mga motorista para magkaroon ng pagbabago. Kasi nga, nag-TTS, taga Mindanao, oh, malayo sa pamilya, eh, 2,000. Anyway, ang license hindi confiscated. Hindi po, sir. Kasi, kaya lamang natin ito inaksyonan. Halimbawa, hindi ka tumawag sa opisina, hindi natin ito inaksyonan.
magre-report sila sa LTO, yari ka pa rin. Hindi ka makarenew ng registro. Pangalawa, nag-i-increase to. Nag-i-interest, no? Sabi ni Hepe, siyang bahala dito. Okay. Ano yan? Kasi sir, ano ay kailangan yan, yan eh. Yeah, kailangan. Xerox na lang ibigay sa'yo. Hindi, kaya sige, clear ko yun. Ah, tama. Hindi, kaya sige, clear ko yun. Brother, ito yung PMBIC result. Ito yung ORCR niya. Ito yung ticket niya. So, paano? Ako'y may lakad pa. Yes, sir. Brother, I'm sorry. Sir, okay lang po. Ah. Wala pong problema. Service nga eh. Sir. Sir. Pero pwede bang... Sir, contact number. Ah, sige, sir. Wala, wala problema. Bakit? Oh, sige, dito kami. Picture. Kaya nga, nag-con ako. Kinuha ko sila. Nag-iusap ako. Sir, magka-reply lang tayo. Saan ka? Barangay San Lorenzo. Sir, nakasama si Ipe? Grabe, kababayan ko pa. Kaibigan pa nung kapatid ko. Yes, sir. Madami ka rekwento. Nag-aver doon ko. Isa ko sa doon. Importante ako. Sa ibang bagay, makatulong ako sa'yo. Yung tumigilan, alam mo yan. Yes, sir. Huwag ngayon. Kami randing bilo. Nakakalapit na kami, randing bilo. Wala naman ko alam. Paano, Hepe? Napala kita. Pag-alala sa akin, tanga sa akin. Yes, sir. Public service nga pa. Sir. Kumusta? Next year, baka medyo tay-tay nga muna. Bakit? Sinong i-recommend mo? Bala na, sir. Paano? Salamat. Thank you, sir. May lakad pa kami.